Hi! Magandang gabi sa inyong lahat. So, nag-flix ko lang ngayong gabing to, ngayong hapon na to, na ito yung pinakagandang araw sa buong buhay ko kasi nag-graduate ako ngayon. So, nag-graduate ako na COVID-19. Free. So, negative na ako. So, yung mga nagugulat dyan. Ito, buhay na buhay, malakas, masigla, happy kasi nakasurvive ako sa 14 days na quarantine sa about this COVID pandemic. So, ipiflix ko lang yung pasasalamat ko sa number one, kay God talaga. So, sabi nga niya, humiling ka lang, tumawag ka lang, at naririnig kita. So, walang duda. So, ito na ako ngayon. Nagiging COVID free. Tsaka yung kapatid ko. So, negative na rin siya. So, thank you Lord, thank you talaga Lord, as in talaga, sobrang bliss ako, sobrang thankful ako, na ikaw yung tinitingal ako, ikaw yung Panginoon ko sa araw-araw, sa gabi, sa lahat ng mga prayers, napakabait mo talaga, sobrang, tsaka ipiplex ko yung mga prayers nila Pastor Jerome, Pastor Adrian, tsaka sa mga Lighthouse family, so thankful talaga ako sa mga prayers, mga tao na nakilala sa akin, kung sino man yun, alam ko, narinig kayo ni Lord, so very blessed talaga ako dahil nandiyan kayo sa buhay ko. So, i-flex ko rin sa kay barangay captain, kay Constancia Dones, kay Ate Cecil, tsaka sa mga barangay na tumutulong lagi, nag-update sa mga about sa sitwasyon namin, sa City Health Office na lagi nakamonitor, kay Darrell, tsaka sa mga staff, kay Mayor Alcelia, so thankful sa mga kay sa Coca-Cola Company, so kay Doktora De Cueco, thank you Doc sa mga advices, sa mga tulong na mga sinasabi nyo, sobrang helpful talaga, so thank you Doc. So sa mga Berkeley subdivision at saka sa admin, kay lalo na kay Jusel Bundok, kay Ate Jazz, Ate Babes, Susan, kay Tabon, kay Tan, kay Castillo, kay sino pa ba yun? Hindi ko na maalala, alam ni God na nandyan kayo, tumutulong sa akin, sa mga kumare ko, kumpare ko, sa mga kapatid ko, sa mother ko, sa tita ko, sa mga pinsan ko, lahat, sa kamag-anak, kapuso ka man, kapamilya, sa mga kawork ko, lahat, hindi ko na kayo iisahin. So, very thankful talaga ako sa mga tulong, sa mga prayers nyo na nandyan kayo. Kay Ma'am Ann, kay Ma'am Mariel, sa security guard, mga naghahatid lagi, sa mga lahat. So, very thankful ako, very happy ako dahil hindi niyo ako pinabayaan. Nandyan kayo lagi sa buhay ko, kay Sir Glenn Rogacion, kay Monique Ibadlet, sa mga team, sa mga Alpha Aces, sa mga mentor ko, lahat, sobrang thankful ako sa inyo. Thank you very much.
dahil sa inyo na-inspire ako, lahat puro positive ang mga pumapasok sa utak ko. Kailangan na kailangan talaga kasi hindi siya biro ang nangyayari, which is nanggagaling kasi siya sa kapatid ko, sa halip na nabalik na sana siya sa Dubai, which is nagpa-swab siya kasi requirement ng airline. So bad news kasi nag-positive siya. So siyempre kasama kami sa bahay pati pamilya ko, so kailangan din namin magpa-swab para ma-monitor kung ano nangyayari. So good news kasi negative naman yung pamilya ko, at bad news kasi napasama ko din sa test na positive. So dalawa kami, at nagkaroon din ng symptoms yung anak ko, babae na si Reza. So sila yung naka-isolate kami lahat, sila yung nasa taas, at ako naman gumagawa ako ng kubol kasi nasa CR. Ay nako, ipakita ko sa inyo yung siya, ayan, natulog kasi nga may mga butas-butas yung bubong. Ayan, yan po yung sa labas dyan may gate naman siya. So ayan, holding bit ko sirang-sira na. So, grabe. So kailangan ko talaga mag-sacrifice kasi nga napag-usapan namin yung kapatid na sa kapamilya ko na dito lang ako, dito lang kami kasi nga wala naman kami ibang symptoms na malala. Mild lang siya. So kasi nga natatakot din ako kasi alam mo naman, so pagdating doon, okay naman doon sa hospital, wala namang problema. Kaso nga lang, hindi mo makasama pamilya mo. At maraming case na rin na naisita, nababalita na sad to say na nawawala sila, na hindi sama ang buhay, man sa buhay nila, may cremate. So buti na lang pumayag yung barangay tsaka si City Health Office na dito lang kami mag-isolate sa bahay. Kaya gumawa kami ng paraan. Nai-enjoy naman ako kasi naririnig ko yung mga kasikas ng mga bata na napaka-energy, nag-away, natutuwa, nag-iyakan. So hindi ako masyado na stress sa sarili ko kasi ako yung breadwinner, ako yung patuloy ng pamilya. So kailangan ko talaga lumaban kasi nga binigyan ako ng challenge ni Lord na itong pandemic. So kahit naman sabihin natin na nag-save ako sa ginagawa ko kasi ako na lagi sa labas, lagi ako na sa trabaho, sa palengke, ako lagi namili. Kahit panggabi ako, pag-uwi ko ng bahay, disinfect, hugas lagi, iniwanan ko yung mga damit sa bahay, sa labas, nilalaban agad, bago ligo agad, kahit walang tulong. So, it is, ika nga hindi natin makikita yung virus, kung saan siya nanggagaling, saan siya nakakuha. Wala akong pwede i-blame sa kung sino man na nangyayari kasi nga very ano siya kasi hindi siya talaga nakikita. So what is I've learned na challenge sa akin, na binibigay sa akin ni Lord yung challenge na nangyayari sa amin. So ang thankful ko lang sa sarili ko kasi napaglabanan namin lahat ng mga symptoms, dumaan yung anak ko tsaka kapatid ko ng ubo, lagnat, sakit sa katawan, sakit sa ulo, wala yung pang-amoy at panlasa. So sa akin naman, konting ubo lang, kala ko normal lang talaga, so parang ako yung symptomatic ba yun. So ang pinaka maganda kasi napakalakas namin, dahil siguro dahil may mga bagay-bagay si Lord na
mga turo sa amin ng mga kapitbahay ko, kung si mga kilala ko, mga mayo sa buhay, tuturuan ako magpakulo ng asin. Tsaka ang pinaka best na talaga na reality sa buhay ko, yung nangyayari, yung pagtitake namin ng nutritional na supplement para kung sa immune system namin, para masuportahan yung immune system sa katawan para lumaban siya. So, yun po yun. Ayan, pinita ko sa inyo yan. Ayan po siya. Sana products po siya. Matagal ko nang tinitik sa sarili ko. So, yun po yung malaking bagay na instrument na binigay sa akin ni God, yung action ko before na ginagawa ko. So, yung decision ko before na ginagawa ko. Sa dumating sa akin man yung pandemic, hindi natin maiwasan, papasok naman talaga siya. So, pinaka-best part na nangyayari is yung malakas yung immune system namin. Saka sa mga prayers, saka yung kay God. So, yun talaga ang nangyayari kahit naman ito ngayon, pandemic pa rin. So, lahat naman tayo namoproblema sa lahat-lahat. So, it is what I realize na problem lang talaga siya. So, sana ma-inspire kayo na isa lang talaga siyang problema na dumating sa buhay natin. So, anong ibig sabihin? Problema siya, dapat na, ikang masabi nila, pag may problema, may solusyon. So, gumawa kami ng solusyon, gumawa kami ng plano, we do action, consistent, prayers, kung ano yung mga action na ginagawa namin. Kaya ito ngayon, buti na lang nagiging successful siya. At sobrang thankful na thankful talaga ako, as in talaga sa buhay ko. I'm realized na lahat naman mula pa naman noon sa bawat problema na dumating sa buhay ko, sa pamilya ko, lahat talaga kailangan mo talaga siyang labanan, harapin. Lahat naman may pag-asa, nandiyan naman si Lord, nandiyan naman yung mga mahal mo sa buhay. So kayang-kaya siya harapin, labanan, maging matapang, magiging masore sa lahat ng bagay-bagay. At good news naman, through the help sa Panginoon natin, ni Lord. So, ito, ako na mismo nagsasabi sa inyo, no, lahat na problema, may solusyon. Basta gawin mo lang yung part, no, you do action sa sarili mo, kung ano man yung action na ginagawa mo. Kailangan mo lang take positive ka lang always. May problem ka man, so let's focus ka lang doon sa solution, focus sa positive na side, kasi lahat naman may sagot. Saka unhelp sa mga nakakapanood ng video to, sana ma-inspire kayo. Kasi ito yung reality ng buhay ko at saka sa pamilya ko, at kung paano namin nilalabanan si COVID-19 sa panahon ngayon na pandemic, na hanggang ngayon malaki pa rin talagang katanungan, marami pa rin makahaka-haka sa mga kailan mo siya magnormal. Ang importante lang, always safe, follow talaga sa instruction ng government, kung ano yung nakakabuti para sa inyo, sa pamilya. Keep safe, kahit maaari, huwag na lumabas, huwag na magchika-chikahan. Basta importante, kasi hindi siya talaga siya pero na haharapin mo siya. Hindi talaga siya pero na itong problem na to. Pero ang good news, dahil nandyan si God, iwala ka lang, darating man yan o hindi sa'yo, mas importante, always safe. Kung may darating man yan sa'yo, harapin mo siya. Marami namang taong tumutulong, marami namang taong magmamalasakit. Basta
huwag ka lang mahiya. Ako, kahit sabihin natin na nakupit ako, but so many reality sa buhay ko na what I realize is kaya mo lumaban, maging matapang at humarap sa mga pagsubok sa buhay mo. So, hindi ko na siya pahabain dahil gusto ko lang magpapasalamat sa araw na to. Gusto ko lang magpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Hindi ko na isa-isahin. Gusto ko lang magpasalamat na mayroon talagang Panginoon na pag humiling ka lang sa Kanya, nandyan siya palagi at naririnig ka niya. So, in Jesus' name, thank you Lord. Amen. So, God bless. Sana ma-inspire kayo na laban lang. So, thank you.